Naniniwala si Kyrie Irving na magiging mas mahusay ang Brooklyn Nets sa katagalan matapos silang walisin ng Boston Celtics sa opening round ng playoffs noong nakaraang season. Sinabi ni Kyrie na inaasahan daw nila na mangyayari talaga ang pag-sweep ng Boston sa kanila, at isa iyon sa magbibigay motivation sa team para bumawi sa susunod lalo na kung makakalaban daw ulit nila ang Boston Celtics sa parating na season. Kinailangang makuha ng Brooklyn ang postseason berth nito sa pamamagitan ng play-in tournament matapos magtapos ng ikapito sa Eastern Conference noong nakaraang season. Ang Nets ay naglaro ng isang competitive series laban sa Celtics, na ibinagsak ang lahat ng apat na game sa pamamagitan ng single digits lamang na kalamangan, kabilang ang isang buzzer beater ni Tatum sa Game 1. Nag-average si Irving ng 21.3 points, 5.3 rebounds, 5.3 assists, at 1.8 steals laban sa kampiyon sa East na Boston Celtics. Ang co-star na si Kevin Durant ay nagtala ng 26.3 points sa bawat contest ngunit kumuha lamang ng 38.6% shooting mula sa field. Ang Brooklyn ay nanalo lamang ng isang playoff series mula nang magsanib puwersa ang duo noong 2019. Ang three-time All-Star guard na si Ben Simmons, na nakuha ng Nets sa James Harden blockbuster, ay inaasahang magiging handa din para sa training camp matapos sumailalim sa operasyon sa likod noong Mayo. Sa kabilang balita, inaasahang sasang-ayon ang NBA at National Basketball Players Association o NBPA na ibaba ang draft age eligibility mula 19 hanggang 18 habang nakikipag-usap sila sa isang bagong collective bargaining agreement, sinabi ni Shams Charania ng The Athletic. Ang dalawang panig ay inaasahang gagawa din ng paraan para sa mga manlalaro na magbanggit ng mga mental health issue na katulad ng kung paano pinangangasiwaan ng liga ang mga pisikal na pinsala, bukod sa iba pang mga pagbabago. Ang pagbabago sa pagiging karapat-dapat sa draft ay magbibigay daan sa mga manlalaro ng high school na direktang makapaglaro sa NBA. Ang kasalukuyang mga patakaran, na itinatag noong 2005, ay nangangailangan ng mga piling manlalaro na hindi bababa sa 19 na taong gulang sa calendar year ng draft. Sinabi ni NBA Commissioner Adam Silver noong Hulyo na umaasa siyang ibababa ng susunod na CBA ang edad ng draft eligibility. Nauna nang ininungkahi ni Silver na pataasin ang edad ng pagiging karapat-dapat sa 20 ngunit sinabi niyang nagbago ang kanyang isip dahil sa pagtaas ng nil deals at ang potensyal para sa liga na tulungan ang mga manlalaro sa labas ng court mula sa mas bata na edad. Sinabi ng kasalukuyang Brooklyn Nets star na si Ben Simmons sa Philadelphia 76ers bago ang huling season na hindi pa siya handang maglaro, na nag-ambag sa pagkawala ni Simmons ng maikling panahon. Ang iba pang mga manlalaro, kabilang sina DeMar DeRozan at Kevin Love, ay nagbukas sa mga nakaraang taon tungkol sa kanilang sariling mental health issues. Ang mga opisyal mula sa liga at asosasyon ng mga manlalaro ay personal na magkikita ngayong linggo habang patuloy nilang tinatalakay ang isang bagong CBA bago ang December 15 na mutual opt-out na deadline. Ang isa pang pangunahing issue sa negosasyon ay ang mga penalties sa luxury tax. Ang NBA at ilang mga governor ng koponan ay inaasahang magsusulong ng mas matinding penalty sa buwis, bagaman ang magkabilang panig ay maaaring interesado sa pagbabago ng istruktura ng buwis sa pangkalahatan. Sa kabilang balita, ipininta ng Boston Celtics ang number 6 ni Bill Russell sa free throw lane ng kanilang parquet floor bilang bahagi ng isang season-long tribute na binalak para sa Hall of Famer, na namatay ngayon lang summer. Idinagdag ng koponan ang number 6 sa magkabilang linya upang bigyang kugay ang dominanteng paglalaro ni Bill Russell sa pinta, sabi ng Celtics noong Lunes. Sinabi ng koponan na pararangalan nito si Russell sa iba pang paraan ngayong season, kabilang ang dalawang gabi bilang parangal sa kanya, isa para sa opener ng October 18 at isa sa February 12, na magiging ika-89 na kaarawan niya. Ang Celtics ay magsusuot din ng espesyal na Russell themed jersey para sa ilan sa kanilang mga laro. Magkakaroon din ng isang bagay sa kanilang mga regular na uniforme upang parangalan siya.
Inanunsyo ng NBA na ang bawat koponan sa liga ay magretiro sa number 6 bilang parangal sa civil rights pioneer at 11-time NBA champion, na namatay noong ika-31 ng Hulyo. Ipapakita ng bawat ibang home court ang number 6 sa sideline malapit sa talahanayan ng scorer. At dyan magtatapos ang ating video mga ka-hoops. Please like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates at balita. Salamat po!